Una sa lahat. Kaliwat ka ng sunog na naman. Warehouse ng Home and Construction Supplies nilamon ng apoy sa Baliwag, Bulacan. Ang mga bumbero nahirapan sa pagapula dahil sa kapal ng usok. Sa Talisay, Cebu naman, 15 bahay ang natupok, habang isa namang gusali ang nasunog sa Bayambang, Pangasinan. Ang buong detalye ng mga sunog niyan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline Tonight. Heat index o damang init aabot bukas ng 47 degrees Celsius sa Cavite. Ilang bahagi ng Cavite at mga kalapit na bayan nagsuspindi na ng face-to-face classes. Aabot sa 16 na Chinese maritime militia vessels na mataang umaligid sa pinakahuling resupply and patrol mission ng BFAR sa Recto Bank. Paglitaw ng mga deepfake audio ni Pangulong Bongbong Marcos, isinabay umano sa Balikatan Exercises para palabasin nag-uudyok tayo ng gera sa China ayon sa National Security Council. Nag-viral na pharmacist sa Cebu na tumangging bentahan ng gamot ang customer na walang dalang reseta, pinagtanggol ng mga kapwa niya pharmacist. Mga plastic na bote ng tubig na iniwan sa loob ng sasakyan, pwede raw palang magpagmula ng sunog. At sa Showbiz Tonight, mag-ex na sina Joshua Garcia at Julia Barreto magtatambal muli sa isang pelikula. So wala ka talagang balak mag-sorry, no? Nagsuspindi na ng face-to-face classes bukas ang ilang lokal na pamahalaan. Halos 40 lugar sa bansa ang posibleng makaranas bukas ng hanggang 47 degrees Celsius na heat index o damang init. Nasa frontline ng balitang yan, si Brian Basa. 38 lugar sa bansa ang posibleng makaranas ng mapanganib na heat index o damang init bukas. Sa forecast ng PAGASA, papalo ng 47 degrees Celsius ang heat index sa Sangley Point, Cavite. 46 degrees Celsius naman sa Dagupan, Pangasinan. Nasa danger zone din ang 45 degrees Celsius na mararanasan sa Pasay, gayon din sa Subic, San Jose Occidental, Mindoro, Aborlan, Palawan, at Rojas City sa Capiz. 44 degrees Celsius naman ang heat index sa Tuguegarao City sa Cagayan, pati na sa Nueva Ecija, Tanawan, Batangas, Puerto Princesa City, Palawan, Legazpi City, Albay, at Virac, Catanduanes. Dahil dyan, nag-anunsyo na ang ilang lokal na pamahalaan at mga paaralan ng suspensyon ng face-to-face classes. Walang pasok bukas sa lahat ng antas sa public at private schools sa Cavite City, Angeles City, Pampanga, at sa Puerto Princesa City, Palawan. Hanggang Biyernes naman, walang face-to-face classes sa Maynila, Las Piñas, Paranaque at Malabon, gayon din sa Binian at Santa Rosa City sa Laguna. Wala ring pasok hanggang Biyernes sa mga eskwelahan sa iba pang bayan sa Cavite, kabilang ang Imus, General Trias, Noveleta at Kawit. Hanggang May 3 naman, walang face-to-face classes sa Ipil, Zamboanga, Sibugay. Kasabay na matinding init ang kakulangan ng sapat na supply ng kuryente sa bansa. Muling itinaas kanina ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang red at yellow alert sa Luzon at Visayas grid, habang yellow alert naman sa Mindanao grid. Pinapayuhan ng publiko na magtipid sa kuryente ngayong matindi ang tag-init. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Aabot sa 16 na Chinese maritime militia vessels ang namatang umaligid sa pinakahuling resupply at patrol mission ng BFAR sa Recto Bank. Habang sa Rizal Reef, nawawala naman ang mga payaw ng mga mangis ng Pilipino. Nasa frontline balitang yan si Gio Robles. Bumungad ang mga barko ng Chinese maritime militia sa pinakahuling resupply at patrol mission ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR sa Recto Bank nitong April 20. Di hamak na mas malaki ang mga barko ng China kumpara sa sinasakyan naming barko ng BFAR. Nasa 16 na militia vessels ang namataan sa Recto Bank na pasok sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas.
Pero kahit may mga Chino sa lugar, tuloy pa rin ang BIFAR sa pamamahagi ng libreng krudo sa mga Pinoy na mangingisda roon. Bukod sa militia vessels, bantay sarado rin kami ng China Coast Guard o CCG. Hindi man ito lumapit at nagsagawa ng dangerous maneuvers, nagbaba naman sila ng rubber boat sa kaya mga tauhan ng CCG. Inikutan at minanmana ng mga Chino ang mga Pilipino sa sarili nating EEZ. Nakuhanan din ng BIFAR ang paglapit ng rubber boat na ito ng CCG sa isang militia vessel. Sa mga larawang ito, makikitang bumaba pa ang tauhan ng CCG. Sinabi na noon ng Philippine Coast Guard na may ugnayan ng CCG sa mga Chinese militia vessel. Mga ganong bagay po ma'am sa CMM and Coast Guard, Chinese Coast Guard ay may connection naman din po sila sa isa't isa po ma'am. Inabot naman ng dalawang araw ang pamamahagi ng tig 1,000 litro ng diesel sa 24 na bangka ng mga Pinoy na mangingisda. Kabilang sa mga nakatanggap si JR, mula pa raw sila sa Lapu-Lapu City, Cebu. Oh, malaking tulong yan sa amin, sir. Kasi mahal yung kwan, sir. Yung bibilihin ngayon. Oo. Malaking tulong na rin yan sa amin. Sige. Para makapuhay sa mga pamilya namin. Kahit hanap buhay ni JR ang pangingisda, hindi niya na raw gugustuhin ito rin ang gagawin ng kanyang mga anak. Kung ikaw papipiliin, sir, anong gusto mo sa mga anak mo, sir? Pangaralin na mabuti, sir, para hindi pa katulad namin, sir. Kasi parang mahirap rin dito sa dagat, sir. Ang mga mangingisda sa Rosol Reef na momroblema rin dahil nawawala ang ilan nilang nilatag na payaw. Ito sa mga payaw na inilatag ng mga mangingisda mula Quezon, Palawan sa bahaging ito ng Recto Bank. Ayon sa kanila, malaki yung tulong ng mga payaw para maparami ang kanilang mga huling isda. April 4, nang ilatag nilang 10 payaw. Pero nang balikan namin ito kasama ang BIFAR, makalipas ang 2 linggo, 6 na payaw na lang ang natira. Nagsisilbi itong tahanan ng mga maliliit na isda na nakakaakit sa mga malalaking isda. Hinala ng mga mangingisda, pinutol ng mga barko ng China ang mga payaw. Hindi naman basta-basta makuputol yung payaw, sir, kung hindi nasabitan ng kanilang long line. Tuloy, lahat ng payaw ho, may mga isda na. Mga yellowfin po, yellowfin, tulingan. Meron na rin pa galunggong. Inaalam pa ng BIFAR kung sadya nga bang pinutol ang mga payaw. Mula Recto Bank sa West Philippine Sea, nagbabalita mula sa frontline, Gio Robles, News 5. Ikinababahala ng pamahalaan ang mga kumakalat na deepfake video ni Pangulong Bongbong Marcos. Isinakto pa raw ito sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika para palabasing nag-uudyok ng gera si PBBM laban sa China. Nasa frontline ng balitang yan, si Cheryl Cosin. Mismong Department of Information and Communications Technology o DICT ang nababahala ngayon sa naglipa ng pinekeng mga content online na gumagaya sa boses ni Pangulong Bongbong Marcos. Kanina, mismong si DICT Undersecretary Jeffrey D ang nagpakita sa media ng panibagong video sa YouTube na kung pakikinggan, parang si PBBM mismo ang nagsasalita. Binigyan ko na sila ng paintulot na gawin ang nararapat kung sakaling umatake ulit ang China sa ating dagat. Sabi ko sa ating mga magigiting na sundalo, gumanti sa China kung kinakailangan. Ang boses na yan, peke, in-upload ang video noong April 20 sa YouTube channel na Kamayad TV na may mahigit 12,000 subscribers. Yung title pa lang maliwanag na. May deception na agad. But this one kasi has a message saying that we are on war footing, which we clearly would state we are not. Sa isang pahayag naman, una nang pinabulaanan ng Presidential Communications Office o PCO ang mga kumakalat na video kuno ng Pangulo na nagdedeklara ng gyera. Paglilinaw ng PCO, walang ganyang direktiba ang Pangulo. Deepfake lang daw ang mga ito na minanipula lang sa pamamagitan ng Artificial Intelligence o AI. Kaya ang DICT nakikipag-ugnayan na sa YouTube para mabura ang video. Dito mo makakalata na mukhang hindi lang siya. There seems to be a pattern, no, of trying to make this news persistent. Tingin naman ng National Security Council o NSC, may kaugnayan sa balikatan exercises ng Pilipinas at Amerika ang paglitaw ng mga deepfake video. They think that these balikatan exercises as a prelude to war, kaya may mga deepfake videos na lumalabas. Lahat po ito
seeks to manipulate the information environment. Nakatakda ng imbestigahan ng Philippine National Police at National Bureau of Investigation ang mga deepfake video. May paraan din daw para matukoy kung sino ang nasa likod nito. We'll have to communicate with YouTube kanino yung account. An account would definitely have some sort of authentication mechanism like a mobile phone and a email address. And because we already have a SIM card registration act, then it's a matter of identifying who the owner of that mobile number is, no? Babala naman ang DICT sa mga nasa likod ng deepfake videos. Pwede silang kasuhan ng paglabag sa cybercrime law. Nananawagan din sila sa publiko na maging makilati sa mga nakikita online at huwag nang i-share ang mga maling impormasyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Cheryl Cosim, News 5. Dumating na sa China si U.S. Secretary of State Antony Blinken para talakay ng ilang mahalagang issue, kabilang sa mga posibleng mapag-usapan ang issue sa South China Sea. Unang sinabi ng State Department ng Amerika na suportado nito ang Pilipinas laban sa mga mapanganib na aksyon ng China sa West Philippine Sea. Bukod dyan, inaasahang pagsasabihan din daw ni Blinken ng China na itigil ang pagsusupply ng mga armas sa Russia sa gitna ng nagpapatuloy nitong gera kontra Ukraine. Makikipagpulong si Blinken kay Chinese Foreign Minister Wang Yi at mga business leaders doon. Posibleng makaharap ni Blinken si Chinese President Xi Jinping. Nagpasalamat si Vice President Sara Duterte sa pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos na mananatili siya sa gabinete. Pinasalamatan ni VP Sara ang patuloy na tiwala sa kanya ng Pangulo. Makakaasa raw si PBBM na patuloy siyang maglilingkod ng tapat bilang Secretary ng Department of Education. Matatanda ang nanawagan kay Pangulong Marcos ang ilang mambabatas na tanggalin na sa gabinete si VP Sara. Kasunod yan ang mga patutsada ng pamilya Duterte kay Pangulong Marcos. Inamin din kamakailan ni First Lady Liza Araneta Marcos na nagkalamat na ang relasyon nila ng pangalawang pangulo. Pero ayon kay Pangulong Marcos, wala siyang nakikitang rason para palitan sa gabinete si Vice President Duterte. Kaliwat ka ng sulog na naman ang sumiklab ngayong araw. Kabilang sa mga nilabo ng apoy, ang warehouse ng Wilcon Depot sa Baliwag, Bulacan. Nasa frontline na balitang yan si Marilyn Enriquez. Sa drone footage na ito nakuha sa DRT Highway sa Baliwag City, Bulacan kaninang umaga, makikita kung paanong nilamo ng apoy ang malaking tindahan ng home at construction supplies. Nabalot ng makapal at maitim na usok ang gusali, natuklap na ang ibang bahagi ng bubong. Mabilis kumalat ang apoy dahil sa mga pintura at kahoy na laman ng warehouse. Bumagsak na rin ang kisame nito kaya walang naisalbang mga nakaimbak na panindas sa loob. Nahirapang makapasok ang mga bombero dahil sa nakalalasong usok mula sa mga nasunog na kemikal. Ayon sa Bureau of Fire Protection, nakarinig ng pagputok ang mga empleyado sa electrical section ng gusali bago ang sunog. Wala namang nasaktan o nasawi. Pasado alas 9 ng gabi nang tuluyang maapula ang apoy. Sa Talisay City naman sa Cebu, sumiklab din ng malaking sunog kaninang hapon sa isang residential area sa Sityo Tugas sa Barangay Dumlog. Gumapang ang apoy sa katabing subdivision. Halos 2 oras ang inabot sa pag-apula sa sunog. Aabot sa 15 mga bahay ang natupok. Nagtayo ng mga tent ang Talisay LGU sa gym ng barangay para maging pansamantalang matutuluyan ng mga nasunugan. Kumalat ang usok sa kalsadang ito sa Bayambang, Pangasinan. Mula yan sa sunog sa isang commercial building na tindahan ng mga furniture at appliance. Kumalat ang apoy mula sa 2 palapag ng gusali kung saan nakaimbak ang mga paninda. Hindi agad napasok ng mga bumbero ang building dahil sa kapal ng usok. Halos 2 oras nagtagal bago naapula ang apoy. Patuloy pang iniimbestigahan ang sanhi ng sunog. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Nagliyab ang mga kable ng kuryente sa isang barangay sa Quezon City na nagdulot ng brownout sa mahigit 100 bahay. Sa Binondo, Maynila naman, isa ang sugatan matapos mabagsakan ng tone-toneladang bakal sa isang construction site. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyu. Makikita sa kuha ng CCTV na ito sa barangay 294, Binondo, Maynila, kaninang umaga, ang 2 taong yan na nakatayo malapit sa mga nakaparadang sasakyan. Hanggang sa biglang dumilim at nabalot ng usok ang paligid sa isang construction site. Sumabog pa ang isang sasakyan.
Napatakbo naman ang lalaking yan at ang isang ito na nanggaling mula sa makapal na usok. Nangyari yan matapos may mga bakal na biglang nagbagsakan sa lugar. Kwento ng barangay chairman sa News 5, napigtas ang kable ng crane sa naturang construction site kaya bumagsak ang higit 4 toneladang mga bakal na nasa crane. Sa lakas ng impact, nayupi at nahati sa gitna ang puting sasakyan na yan. Isa naman ang nasugatan sa insidente. Ipinatigil na rin muna ang construction sa lugar habang nagsasagawa ng clearing operation. Before ko sila i-grant ulit to resume their construction, kailangan muna nilang kausapin yung mga parties dito na affected, especially mga residente. Apektado rin ang kabuhayan ng karinderyang malapit sa pinangyarihan ng disgrasya. Nangako naman ang kumpanyang nag-ooperate sa naturang construction site na tutulong sa mga biktima. Nakuhanan din ng CCTV ang pagkislap ng kuryente hanggang sa nagsilabasa ng mga residente mula sa kanilang bahay. Sa barangay Apolonio Samson naman sa Quezon City, nagmistulang fireworks display ang pumutok na mga kable ng kuryenteng yan. Wala namang nasugatan, pero dahil sa mga nagputukang kable, nag-brown out sa 150 bahay. Sobrang init pa naman ngayon, kaya sa labas na muna tumambay ang mga apektadong residente. Mahirap matulog eh. Kaya nagpapalamig man lang dito sa kotse, nagre-recharge ng lamig para pagkapasok doon sa bahay, hindi na masyado mainit. Ayon sa Meralco, nagka-problema ang mga kable kaya pumutok ang fuse ng transformer. Dahil yan sa hinihinalang overloading ng kuryente na epekto ng mainit na panahon. Mag-aalas 4 na ng madaling araw nang maibalik ang supply ng kuryente sa lugar. Nagbabalita mula sa frontline, Ian Suyu, News 5. Susunod, customer na bumibili ng gamot ng walang reseta, vinidyohan at nakipagtalo sa isang pharmacist sa Cebu. Ibigay mo kasi nagbibideo na si ma'am. Ilang bahagi ng Angat River nagkabitak-bitak na dahil sa El Nino. At kantang pantropiko ng P-pop group na Bini, number one na sa Billboard Philippines. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Umakit na sigit 100 lungsod at munisipalidad ang sinilalim sa state of calamity dahil sa El Nino. Sa ilang bahagi naman ng Angat River, wala ng tubig at nagkabitak-bitak na ang lupa. Nasa frontline balitang yan si Maricel Halilig. Nagkabitak-bitak na ang lupang ito sa hilagang bahagi ng Angat River sa Norzagaray, Bulacan. Dating naaabot ng tubig ang lugar na ito. Pero dahil sa El Nino, tuyong-tuyo na ang lupa. Malaking pasakit ito para sa mga katutubong dumagat na nakaasa ang kabuhayan sa pangingisda. Wala na silang mahuling isda dahil mababaw na ang ilang bahagi ng ilog. Nadagdagan din ng isang oras ang pagtawid sa ilog ng mga katutubo. Kung dati, 2 oras lang. Ngayon, inaabot na sila ng 3 oras dahil imbis na magbangka, naglalakad pa sila sa tuyong bahagi ng ilog. Sa Iloilo City, problema rin ang tubig dahil sa epekto ng El Nino. Ayon sa lokal na pamahalaan, halos 20% na lang ng kanilang populasyon ang may supply ng tubig. Natutuyo na ang mga ilog sa lungsod. Karamihan, sa balon na lang umaasa, pero pati ito, unti-unti na rin nauubusan ng tubig. Isinailalim sa state of calamity ang Iloilo City noon pang Lunes dahil sa water shortage bunsod ng El Nino. Upon our investigation, most of the shallow wells have dried up. Iloilo has not experienced rainfall for the past 3 months. No? So we are officially in a drought. 12.5 million pesos ang inaprobahang calamity fund ng LGU para tugunan ng water shortage. Gagamitin daw yan sa pagde-deliver ng maiinom na tubig sa mga apektadong barangay. Kabilang ang Iloilo City sa higit 100 lungsod at munisipalidad na nasa state of calamity ngayon ayon sa Task Force El Nino. Halos 4 bilyong piso naman ang halaga ng pinsala nito sa sektor ng agrikultura. Patuloy daw ang paghahanap ng solusyon ng pamahalaan laban sa epekto ng El Nino. Long-term solutions po talaga is yung irrigation. Mayroon na pong high dam projects na pwedeng maging operational between now and 2028. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5.
Posible nang bawiin ngayong linggo ang gun permit ni Pastor Apollo Quiboloy. Kasunod yan ang rekomendasyon ng PNP Firearms and Explosives Office dahil sa mga kinakaharap na kaso ni Quiboloy. Sa ngayon, pinag-aaralan pa kung may legal na basihan ang pag-revoke sa kanyang license to own and possess firearms. Pirma na lang ni PNP Chief General Romel Francisco Marpil ang kulang para mabawi ang gun permit ng pastor. 19 na baril ang nakarehistro sa pangalan ni Quiboloy. Kapag na-revoke na ang kanyang lisensya, may tuturing ng loose firearms ang mga baril ng pastor at kailangan niya itong isuko sa loob ng 6 na buwan. Alam po natin yung isinampa pong kaso laban po sa mga akusado, carries ay lifetime imprisonment o capital offense. So dito po siya magpo-fall, henceforth ang Firearms and Explosive Office po ay nagrekomenda para i-revoke at i-cancel po yung license to own and possess firearms and registration of firearms para po kay Pastor Quiboloy. Pinagtanggol ng grupo ng mga pharmacists sa Cebu ang kapwa nila pharmacist na nag-viral matapos tumaging benta ng gamot ang isang customer na walang dalang reseta. Nasa frontline balitang yan si John Arawa. Harap-harap ang kinukuhanan ng video ng isang netizen, ang isang pharmacist na ito sa Cebu. Ang customer na nagbi-video, kinu-question ang lalaking pharmacist kung bakit ayaw silang pagbentahan ng pang-maintenance na gamot na may label na RX. Nagpaliwanag naman ang pharmacist. RX means prescription. So I need a prescription for that. So you have no RX? If no RX, then it means OTC. Over the counter. Ilang ulit na ipinunto ng pharmacist na kailangan ng resita mula sa doktor para makabili ng naturang gamot pero ayaw pa rin maniwala ng dalawang customer. My license is already there. Sadyang makulit ang mga customer at ayaw tigilan ng pharmacist. Just Google, what's the meaning of RX? We know, uy, ano boss? Patuloy sa pagkuha ng video ang babaeng customer kaya nanghingi na rin ng tulong sa kanyang kasamahan ng pharmacist. Nanindigan silang bawal magbenta ng RX na gamot kung walang resita ng doktor. Ibigay mo kasi nagbi-video na si ma'am. Burado na ang original na video na yan pero nag-viral na ito at marami na nakapag-record. Nakarating na rin ito sa Cebu Pharmacists Association Incorporated. Giit nila standard sa buong mundo na dapat may resita ng physician, dentista o veterinaryo bago magbenta ng mga gamot na may label na RX. Kung walang resita, obligado ang mga pharmacists na tanggihan ang pagbibigay ng naturang gamot para na rin sa kaligtasan ng pasyente. Dagdag pa ng Cebu Pharmacists Association Incorporated, proud sila sa ipinakita ng mga nag-viral na pharmacists. Malinaw umanong sinunod nila ang guideline at standard sa pagbibigay ng gamot. Dahil dyan, hindi raw deserve ng lalaking pharmacist ang nangyaring pamamahiya sa social media. Nagbabalita mula sa frontline, John Arua, News 5. Showbiz tonight na tayo. Basta Bini, Born to Win. Number one na sila sa karera ng mga kanta sa Billboard Philippines. Hit na hit talaga ang kanta nilang Pantropico, kaya hindi na nakapagtatakang top song na ito sa Philippine Songs Chart ng Billboard. Sila ang unang P-pop group na nakagawa niyan. Eto pa, naungusan din ng Pantropico ang Pink Venom ng Blackpink sa record ng highest single day streaming peak for a girl group. O diba, Pinay power talaga! Eto pa ang isang women empowerment. Ready nang bumisita dito sa Pilipinas si reigning Miss Universe 2023 Shaynis Palacios. Kinumpirma yan online ni Miss U brand owner Ann Jakra Jutatip. Bukod sa Pilipinas, pupunta rin ang beauty queen sa India bilang bahagi ng kanyang ongoing Asian tour. Hindi naman nabanggit kung kailan ang eksaktong pagpunta niya dito sa bansa. Bukod sa pagiging animal lover, kasama rin sa humanitarian advocacies ni Shaynis ang edukasyon at mental health. Hindi pa tapos ang ating chikahan tonight at kaya dyan lang kayo mga kapatid. Susunod, mga plastic water bottle, posible palang pagmula ng sunog kapag iniwan sa loob ng sasakyan. Robot sa Amerika, kaya raw gayahin ang facial expression ng tao. At mag-ex na sina Joshua Garcia at Julia Barreto, magre-reunion sa comeback movie nilang Unhappy For You. Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight.
Huwag raw basta-basta mag-iwan ng gamit sa loob ng sasakyan, lalo na kung nakaprada ito sa initan para iwas sunog. Kabila na dyan yung mga plastic na bote ng tubig. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Pulhencio. 19 na sasakyan ang natupok ng apoy sa open parking lot sa NAIA Terminal 3 noong Lunes. Isa sa mga tinitingnan dahilan ng mabilis na pagkalat ng apoy ang naiwang flammable material sa loob ng isa sa mga sasakyang nasunog. Pero ano-ano nga ba ang mga maituturing na flammable material na hindi pwedeng iwan sa loob ng sasakyan lalo ngayong tag-init? Ayon sa Bureau of Fire Protection Pasay, kahit plastic na bote ng tubig, posibleng pagmulan ng sunog. Mas tataas pa ang tsansa ng sunog kung nakaparada direkta sa ilalim ng sikat ng araw ang kotse. Itong mga water bottles ay maaaring magkaroon ng magnifying effect. Kapag sinusubukan natin itutok sa araw at itinutok natin sa isang flammable object tulad ng papel, nasusunog. Maaari itong mag-cause ng sunog. Sabi naman ng automobile expert na si Attorney Robby, may bahagi ng kotse na hindi dapat iniiwanan ng gamit, lalo na kung nasa arawan. The hot spots, of course, are the top edges of the interior of the car. In other words, the steering wheel, the dashboard, the center console as it's exposed under the front windshield. No? There are other areas which tend to be hotter than the rest of the car. May payo naman ng mga eksperto para iwas sunog sa mga sasakyan ngayong tag-init. Do not park in the sun. Park in the shade. Park in a covered parking lot. Make sure that the ground is free and clear of combustible material. Walang dry grass, walang garbage, walang combustible paper. Kapag naiwan sa initan, posible ring maging mitsa ng apoy ang alcohol, hand sanitizer, power bank at pabango. Ugaliin din daw na ipasuri ang wirings ng mga sasakyan. Mas mainam din na mayroong fire extinguisher sa mga kotse para handa sakaling magkaroon ng sunog. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulhencio, News 5. Nagtatakbo sa kalsada ng London ng ilang nakawalang kabayo. Habang sa Amerika, may robot kayang-kayang manggaya ng mga facial expression. Yan at iba pa sa Frontline News Abroad. Nagulat ang mga residente sa London nang makita nilang tumatakbo sa kalsada ang dalawang kabayong yan. Ang puting kabayo, tila duguan ng dibdib. Habang ang itim na kabayo, tila nakipagpatintero pa sa isang sasakyan. Nakawala ang dalawang kabayo sa Household Cavalry ng British Army habang nagsasagawa ng pagsasanay para sa parada ng mga horse guard. Nahuli rin ang dalawang kabayo, pero may ibang kabayo pa raw palang nakawala at pinaghahanap hanggang ngayon. Walang filter ang video na yan. Naging kulay kahel talaga ang kalangitan sa Athens, Greece. Dahil yan sa makapal na alikabok, bunsod ng sandstorm na galing pa sa Sahara Desert sa Africa. Inabisuhan ang mga residente, lalo na yung may mga respiratory problem at sakit sa puso, na iwasan munang lumabas ng bahay dahil delikado sa kalusugan ang makapal na alikabok. Sa ngayon, humupa na ang sandstorm pero may mga bakas pa rin daw ng alikabok. Sa New York naman, sa Amerika, isang robot ang naimbento na kayang gayahin ang facial expression ng tao. Yan si Imo. Kaya nitong magmukhang galit, gulat, at igalaw-galaw ang bibig tulad ng totoong tao. Gawa yan ng mga engineer sa Columbia University. Gumamit sila ng Artificial Intelligence o AI para mabilis magaya ni Imo ang reaksyon ng mukha ng isang tao. Pagkatapos ito, plano naman nilang mag-focus sa verbal communication ni Imo para maging natural ang makikipag-usap nito sa mga tao. Nagbabalita mula sa frontline, Gerard De La Peña, News 5. Screen test pa lang, nag-uumapaw na ang hatid ng kilig ng friendset sa first movie nila na My Future You. Habang ang Josh Lia gaganap na mag-ex sa kanilang reunion movie na Unhappy For You. Panoorin natin yan sa report ni MJ Marfori. Kuya, ikaw na ba yan? Yes po. Ako nga po. Anong gagawin mo pag nakita mo ulit ang ex mo after a long time? Magiging bitter ka ba? So wala ka talagang balak mag-sorry, no? O ipapakitang naka-move on ka na! Kailan ka pa dito? Just this morning. Okay. Hanggang kailan? Saglit lang, 10 days.
Yan ang comeback movie na Joshua Garcia at Julia Barreto na Unhappy for You. Sakto yan sa kanila dahil iikot ang pelikula sa kwento ng mag-ex. Awkward. Awkward. Ididirect yan ni Peterson Vargas na nasa likod ng hit movies na A Very Good Girl at Too Cool to Be Forgotten. Mas intense, mas palaban, at mas mature daw ang role ng Josh Lia dito. Coming soon na yan sa mga sinihan this year. Eto pa, may screen test na sina Francine Diaz at Seth Fedelin ng upcoming movie nilang My Future You. Sa Instagram ni Chin, kitang super sweet ang Franceth sa camera. Grabe naman makatitig yan! Speaking of My Future You, natanong din natin ang Franceth kung nakikita na nga ba nila ang isa't isa sa hinaharap. Hindi man romantically kasi iba rin naman po yung na-build naming friendship. So masasabi ko pong yes, nakikita ko si Seth sa future ko. Gusto kong makita na maabot ni Francine lahat ng gusto niyang marating. So siyang makitang masaya. Ito ang unang pelikula na bibida ang Francine. Kaya naman nag-trending agad ang upcoming project. Wala pang detalye kung kailan ito ipapalabas. Kaya yan ang dapat nating abangan. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Abangan, American rapper na si Megan Thee Stallion, pinili tumalo ang dati niyang cameraman na panorin siyang makipagtalik. All. At mga aso, todo tampisaw sa tubig para labanan ang matinding init. Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Dinisqualify ng COMELEC si Manuel Mamba bilang gobernador ng Cagayan. Ayon sa COMELEC First Division, paglabag sa batas ang paglalabas umano ng public funds ni Mamba sa kasagsagan ng kampanya noong 2022. Sapat na raw yung basihan para i-disqualify si Mamba bilang 2022 gubernatorial candidate. Dahil dyan, idineklara ng COMELEC na bakante ang Office of the Governor ng Cagayan. Alinsunod sa batas ang Vice Governor ang automatic na tatayong gobernador. Ito na ang ikalawang beses na dinisqualify si Mamba. Pumanaw na ang dating senador at human rights lawyer na si Rene Sagisag. Sumakabilang buhay si Sagisag sa edad na 84. Hindi dinitali ng mga kaanak ni Sagisag ang dahilan ng kanyang pagpanaw. Tanungkulan si Sagisag bilang isang senador mula 1987 hanggang 1992. Kabilang din siya sa mga pinakulong noong panahon ng martial law. Naging tagapagsalta siya ni dating Pangulong Cory Aquino. Bilang pagbibigay pugay kay Sagisag, naka-half-mast ang watawat ng Pilipinas sa Senado. Hot topic ngayon ang American rapper na si Megan Thee Stallion dahil sa umano'y paminilit niya sa dati niyang cameraman na panuorin siyang makipagtalik. June 2022 pa yan nangyari sa Spain base sa reklamo ng ex-cameraman niya na si Emilio Garcia. Pinilit daw siya ni Megan na panoorin sila ng kasama niyang babae na makipagtalik sa loob ng sasakyan. Hindi raw nakaalis agad ang cameraman dahil umaandar ang sasakyan nang mangyari ito. Bukod dyan, inakusahan niya rin ang rapper ng pampa-fat shame. Itinanggi naman niya ng legal counsel ni Megan at sinabing haharapin nila ang reklamo sa korte. At yan ang latest and hottest sa Showbiz Tonight. Ako si Janya Lipon. Happy Wednesday mga kapatid! Para naman sa ating pabaong pampa good night, hindi lang mga tao naghahanap ng paraan para mapreskuhan ngayon taginip. Pati mga aso abay nakikibit the heat na din. Gaya na lang ng Siberian Husky na si Maxa Nueva Ecija. Todo lublob siya sa batya ng tubig. Sa sobrang pagka-relax, nakatulog na si Max. Ayon sa kanyang fur mom, sana'y magbabad si Max pagkatapos ng kanilang morning walk. Nahuli namang nagtatampisaw sa Masasa Beach sa Batangas ang limang asong ito. Mukhang may meeting ang asosasyon. Biro tuloy ng mga netizen, buti pa ang outing ng mga aso natutuloy.
In fairness sa mga writer natin, asosasyon. Asosasyon. I see what you did there. Johnny, kailan daw? Eh, tayo naman daw yung outing daw natin. Oh, kayo lang naman ni... Ayun, ano? No? Diba? Sama tayo sa... Para namang pwede tayo kahit weekend, eh, no? Hong. Hong. Wala mo. Buti pa yung mga aso natuto. O sige, asan na tayong bundok? Ay! Diyan po, 45 minutes na pag-imayos malaking headlines. Balitaan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinion. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Ruth Cabal. Ako na po si Adlingka. Magandang gabi.